Pagpatunay sa inala natin. Hindi simpleng dilata yan. Sigurado ako na manlobyan ang tao. Ilocate niyo ang factory niya. Sigurado ako yan ang susunod na pupuntahan ng Juan. Kailangan wala sila makita dyan. Pasela ng operasyon na to dahil maaaring ang Haring Aswang ang direktang nangangasiwa sa paprikang yun. Mas mabuti yun, Pepe. Dahil kung makakasagupa natin siya ngayon, tatapusin ko na ang laban ngayon. Kailangan malinis na kaya ng factory bago dumating si Juan. Ayoko merong maiwang ebidensya. Lalong-lalo na ang tungkol sa isla. Pag nagkataon, marami na naman sa kalahin natin ang mamamatay, mapapahamak ng rights sa anak mo. Nakadumating ang panahon, malaman ng mga kalahin natin na marami sa buhay nilang nasasakripisyo ng rights sa anak mo. Sa muli, Tagabantay! Chow! Ayaw! Ayos ka na, Siyong. Ayos lang ako, best friend. Bago lang hiningin ng aswang na yun. Hindi ordinary ang aswang na yun, Siyong. Oo nga, best friend. Malakas siya. At iba ang itsura niya para sa pangkarinig mong aswang. Best friend, hindi kaya yun yung hari aswang?
happened to you? Are you alright? Okay lang ako, ma. Pero naabutan nila ako ni Juan. Nasugod nila ang factory. Ano? Huwag kayong mag-inala, ma. Wala silang makukuhang ebidensya na mapagtuturo sa isla. Siniguro ko yan. Pareho ang itsura niya doon sa drawing na ipinakita niyo sa akin dati. Mahaba ang buhok niya, maputing, at malakas siya. Ang Pepe, sabi ko nga dito kay best friend, baka yun yung haring aswang eh. Posibleng siya ngayon. Ang pinagtatakan ko lang, bakit hindi siya kasing lakas ng inaasahan ko kung siya nga ang haring aswang? Tama ka po. Maaring hindi nga siya ang haring aswang. Maaring kadugulan niya ito dahil naiba siya sa mga aswang na kalaban natin. Kung ganon, kailangan pa natin pagpatuloy ang pag-imbestiga sa pabrika. Gawin mo yan, Pepe. Hanapin mo ang lahat na may-ari ng pabrikang ito. Ipunin mo ang lahat ng mga dokumento na pwede magturo sa ating kung nasaan ang haring aswang. Hindi kayo dapat na pang-apot, di ba? Anong nangyari? Nakita niya ako. Hindi ko siya naiwasan. Pero nag-anyong aswang ako. Kaya hindi niya ako nakilala. Nagkalaban kami. Anong nangyari ka, Juan? Nasaktan ba siya? Wala, ma. Pero ako yung muntik niyang mapatay. Nasaktan ka? Nasaan ang sugot mo? Natakasan ko si Juan. Nautakan ko siya. Mabuti na lang. Ganun na nga nangyari. Tama talaga ang hinala namin ni Agustin. Ginagamit ang mga aswang ang factory na yon para pagtaguan nila ng pagkain. Eh ngayon natin bugnan natin sila. Siguradong apektado ng operation sila. Pinagtataka ko lang, Mang Pepe. Papaano nalaman ng aswang susugo tayo ngayong gabi? Sa palagay ko, nakatunog sila. Anong ibig ko sabihin? Ang sabi sa akin ni Rosario, muntik na kayo mabisto nung kumukuha kayo ng ebidensya doon sa factory. At sa palagay ko, dahil doon na paghandaan nila tayo. Hindi kaya nagmamasid na sila nang hindi natin nalalaman? Lily, di ba kayo nagtataka doon sa kusinera ni Ma'am Laura? Ano naman ba yan, Pikoy? Nakakatakot po kasi talaga siya kung makatingin eh. Ang talim ng mga mata. Minsan mo nang nakausap yung tao eh. Inusgahan mo na kaagad. Malay mo, kumabait pala siya. Ganun po yun, Lily? Oo naman. Kamukha ni Ma'am Laura. Kaya akala ko nung dati eh, hindi ko siya makakasundo. Paano kung di pala mabait yung kusinera, Lily? Paano kung hindi ating kakaibiganin? Oo. Sige, sige, bukas. Lapitan natin siya. Kausapin natin, ha? At ikaw, humingi ka ng pasensya, ha? Tay. Kamusta nangyari sa mission mo? Ayos naman po ako, Tay. Kailangan ba talagang gawin to? Nag-aalala ako sa'yo. Gaya nga po na sinabi ko sa inyo, maraming punta akong umahas sa akin. Kaya kailangan ko hanggang pala ng tungkulin ko. Naiintindihan mo. Buti pa siguro pahinga ka na. Sige, ha. Andito lang yun. Manang! Manang! Ah! Manang naman, nakakagulat naman kayo. Bigla na lang kayo sumusulpot. Bakit? Ano po ang kailangan ninyo? Eh, Manang, gusto ko lang pong mag-sorry. Starbo ko kayo na isang gabi. Wala yun. Eh, Manang, hindi ho kasi tayo formal na napakilala ni Ma'am Laura.
ko nga pala po si Milen. Tingin ko po, magkakasundo po tayong dalawa. Alam po ninyo, ang sarap-sarap niyo magluto. Gustong-gusto ng mga apo ko. Kung gusto po niyo, Manang, minsan po, tutulungan ko kayo. Mahilig din kasi ako magluto eh. Hindi. Ayokong pinakikialaman ang luto ko. Makakaalis na kayo. Sabi ko sa inyo, di siya mabait. Magandang gabi, Tata Julian. Sa'yo din, Mr. Alejandro. Siguro mas maganda kung tawagin mo na kong Samuel. Tutal, hindi ka na naiba sa akin. Ikaw, nakakasiguro ka bang hindi ka naiba sa akin? Ayos lang sa akin ang Mr. Alejandro. Tata Julian, meron sana akong gustong tanong sa'yo. Ano yun, Mr. Alejandro? Maaari bang hindi na sumama si Juan sa mga misyon ninyo? Bakit, Mr. Alejandro? Bilang ama ni Juan, nag-aalala ko sa kanya. Mr. Alejandro, lahat ng laban ay may kakambal na panganib. Kaya, hindi ka dapat matakot. Handa at sanay makipaglaban ang apo ko. Kaya wala kang karapatan na pigilan siya. Lalo na ngayon na ngayon ka palang nakilala bilang ama. Mr. Alejandro, bibisitahin ko lang apo ko. Ganun po ba, Manang? Ma'am Laura? Manang, may problema ba? Manang, iwan mo na muna kami. Wala naman pong problema. Nag-usap lang kami ni Manang. Meron lang kasi siyang gustong hilingin. Ano po yun? Kung maaari lang daw po sana, huwag na kayong pumunta dito sa kusina. Kasi, adidistorbo siya. Bakit naman? Sinabi ko lang kay Manang na pwede ko siyang tulungan. Siya pa nga itong galit eh. Kung pwede po, Lola Belen, sundin niyo na lang ang gusto ko para hindi na to simula ng gulo. Teka, ibig niyo sabihin eh, ako ang nagpapasimula ng gulo? Para naman po atang hindi yan makatarungan. Pero, sige po, susunod po ako, Ma'am Laura. Total eh, bisita lang po kami dito. Sige po. Hindi ko gusto na pinipigilan ka ng tatay mo sa tungkulin mo. Kahit ako naman po, Loy. Pero naiintindihan ko po ang tatay ko. Siguro po nag-aalala lang siya para sa akin. Kahit naman po si Lola Belen, di ba po, Loy? Nag-aalala lang siya sa tuwing may misyon tayo. Loy, baka po iniisip niyo na papayag ako sa kagustuhan ng tatay ko. Hindi po. Dahil hindi ko po tatalikuran ang pagiging tagabantay ko. Pero, paano ang tatay mo? Siguro po balang araw lo, maintindihan niya rin. Kapag nakikita niya marami akong natutulungan at naliligtas ko ang mga tao laban sa mga aswang. Sa palagay ko, balang araw mapagmamalaki niya rin po ako, lo. Nahihirapan akong makuha si Juan sa panig natin. Dahil kay Julian, hindi ko makuha si Juan hanggang nandyan si Julian. Kailangan natin makuha si Juan sa panig natin, Samuel. Marami na sa council ang nagtataka kung anong pinagkakabalahan mo. Katulad ng sabi ko sa iyo noon. Baka maunahan ka nila. Baka patayin nila ang tagabantay.
Isang solusyon lang ang nakikita ko sa ngayon. Ano yan? Tuloy natin ang party. Kailangan mapakilala mo si Juan sa lahat. Sa mga kalahi natin, sa mga tao. Sa ganitong paraan, masasalba mo ang anak mo. Tama lang na ipakilala mo ang anak mo kay Amelia Samuel. Dahil uunahan kita. Iisipin ang council na niloko mo sila. Natrinaydur mo ang lahi natin dahil umibig ka sa tao at anak mong tagabantay. Ito na ang simula ng pagbagsak mo. Siya ang tagabantay, Ama. Nakuha ito kagabi ng lusubin nila ang isa sa mga factory natin. Ama, ngayong alam na natin kung sino si Tagabantay, maaari na natin siya tugisin at patayin. Walang gagawa ng kahit anong hakbang laban sa Tagabantay. Ano pong ibig niyo sabihin, Ama? Ito na po ang pagkakataon natin para matapos na ang problema natin sa Tagabantay. Magpapatago ako ng isang malaking pagtitipon para ipabahagi sa inyong lahat ang magandang balita tungkol sa tagumpay ng ating lahi. Kaya mula ngayon hanggang sa araw ng pagtitipon ay walang gagawa ng kahit anong hakbang laban sa Tagabantay. Hindi ako nawawala ng pag-asa na matututunan mo din ako mahalin-mahal kong prinsesa. Pero habang hinihintay ko ang araw na yun, nandito lang ako. Susuportahan kita sa lahat ng desisyon mo. Nasa likod mo lang ako. Mahal na mahal kita, Prinsesa Mirathea. Ano po ba talaga nangyayari, mahal na Reyna? Alam na natin kung sino ang tagabantay. Bakit hindi natin siya pwedeng patayin? Baka unahan tayo ng tagabantay. Kung hindi tayo kikilos ngayon, sisiraan niyang lahat ng operasyon natin! Naiintindihan ko kayo. Kahit ako nag-aalala rin. Pero yun ang gusto ng Haring Aswang, wala tayong magagawa. Kahit ang anak ng dilim? Walang magagawa? Ilang taon na kami naghihintay ng isang propesiya na hanggang ngayon hindi natutupad! Oo nga, Kael. Bakit hindi ka kumilos? Kael, hindi niya pwedeng gawin yun dahil pinagbabawalan siya ng kanyang ama. Dahil hindi si Kael ang anak ng dilim. Kung hindi si Kael ang anak ng dilim, eh sino? Ang tagabantay ang anak ng dilim. Anak siya ni Samuel sa tagabantay na pinaibig niya noon. Ang tagabantay, ang anak ng dilim. Bebe, may nakalaban ka daw na Haring Aswang kagabi? Oo, Bebe. Pero hindi siya ang Haring Aswang. Malakas din siya, pero hindi siya kasing lakas ng inaasahan ko. Unti ko na sana siya matalo, pero inostage siya si Asyo, kaya siya nakatakas. Pag nakita ko ang Haring Aswang ngayon, lalabanan ko din siya. Ayoko sumali ka sa laban ng ito. Pero Juan, hindi na siya sa'yo may atraso. Ang Haring Aswang na yun pumatay sa nanay ko. Ang Haring Aswang na yun ang dahilan kung bakit kinailangan namin maghiwalay ng tatay. Kaya nga rin ako nagtitraining eh. Para pag nagkita kami, kaya ko siyang labanan. Naiintindihan kita. Pero masyadong delikado para sa'yo. Ako ang lalaban sa Haring Aswang. At igaganti kita sa ginawa niya sa nanay mo. Rosario, isa ka sa mga dahilan kung bakit ko siya papatayin. At pinapangako ko yan. Sa'yo na, pero hindi ko matatanggap na ang tagabantay ang magiging anak ng dilim. May magagawa ba tayo? Hindi ba nakatakdang pagiging anak ng dilim? Papayag ka ba na ang taong pumatay sa marami nating kalahi ang sa magiging nating pinuno? Ako, hindi. Kailangan natin kumilos. Kailangan mamatay ang tagabantay. Tama.
mahal na Reyna. Gusto naming hingiin ang suporta ninyo sa gagawin namin ito. Ano yun? Anong napag-usapan niyo? Napagkasunduan namin na hindi na kami papayag na kami pamunuan ng Tagabantay kahit siya pa ang anak ng dilim. At alam ko nakikita niyong kaya ni Kael na gampanan ang tungkuling yun kung mabibigyan lang siya ng pagkakataon. Tama ba ako? Opo, mahal na Reyna. So, ano na pagkasunduan niyo? Kailangan mamatay ang Tagabantay, mahal na Reyna. At mangyayari yan sa gabing ipakikilala ni Ama ang anak niya sa publiko. Papatayin namin siya. Oh! May dala akong pasalubong para sa inyo. Nakita ko sa kalye. Wow! Si Belen. Oh, Belen. Uy, yan! Mabuti na dalaw ka. Nadala akong pasalubong para sa inyo. Aba! Banana Q, alam kong paborito nyo yan. Oo nga. Salamat ha, may dala ka pa. O, Picoy, lantakan mo na. Baka gutom na yung mga bulati mo. Ayan na nga, o. Lo! Lo! Oman. Tama-tama po, pumunta kayo dito. Eh, meron po kasing gusto sabihin sa inyo si tatay. Ano yun? Oh! Nakakatuwa naman tignan. Kumpletong pamilya. Magandang hapon, Tato Julian. Sa'yo rin, Mr. Alejandro. Tato Julian, gusto ko sana paalam sa'yo na magkakaroon tayo isang malaking salo-salo. Part 2 para ipakalala ko na si Juan sa publiko bilang tunay kong anak. Tato Julian, inaasahan ko, dadalo kayo. Ano? Ipakakilala mo si Juan sa publiko? Aba, Mr. Alejandro, hindi ako makakapayag niyan. Hindi na pwedeng tumagal pa ang pagdurusa ng ating kaharian. Paano ba natin mahahanapan ang lunas ng misteryosong sakit na yan? Mahal na prinsesa, kailangan muna nating malaman ang pinagmumula ng sakit na ito bago natin matuklasan ang lunas na hinahanap natin. Yung insekto na kumakagat sa mga engkanto at diwata. Kailangan natin makahuli ng insekto yun. Pero mahal na prinsesa, ano bang klaseng insekto yan? Bakit? Bakit hindi natin sila nakikita? Dahil maaaring sumasalakay lang sila sa oras na hindi natin sila nakikita. Sa gabi? Sa gabi, pagtulog na tayong lahat? Ganun na nga, Liway. Kung ganun, mas lalo nating dadagdagan ang mga gwardiya natin sa gabi. Palilibutan natin ang buong kaharian at aabangan natin ang pagsalakay ng mga insektong yan. Takot na ang mga engkanto at diwata, mahal na prinsesa Peru. Malinaw na ang mensahe na ipadala natin sa kanila. Wala na silang magagawa kundi ang magpasakop sa iyo. Ang inihintay na lang natin ay ang pakawalan ka ng anak ng dilim na nilikha mo. Pagkatapos nung tiyak. Tiyak na ang tagumpay ng ating mga plano. Malapit na ang panahon. Pakilala mo si Juan sa publiko. Hindi ako makakapayag niya. Sa tuna ng kanyang kabayanihan. Sa gabing ipakikilala ni Ama ang anak niya sa publiko, papatayin namin siya. Mamumulat na ba si Juan sa itinatagong katotohanan? Hindi na niya kayang protektahan ang anak niya sa mga kalahin natin.
Alamin natin kung sino sa kanila ang maikinalang operasyon ng mga aswang. Kael Reyes? Tuloy-tuloy lang ang pagtutok. Bakit ako hindi kinagat ng mga insektong? Kailangan na malaman ng Tagabantay ang nangyayari dito sa ating kaharian. Dahil may darating. Takot na ang mga inkanto siya. Kakampi ba siya ng kabutihan na aliyado ng kasamaan? Hinihintay na lang natin ay ang pakawalan pa ng anak ng dilim. Juan Dela Cruz.